Happy welcome back to my YouTube channel. And today, talagang I kakagaling ko lang galing sa work. I've been working for how many 10 hours I think. So talagang nakita ko po si sa Facebook na the views ko, and I'm very proud na may isang Pilipina na siya, si Lerenmi Bautista. Kung sino yung nakakaalam kay Lerenmi Bautista, she's second runner up in Miss Globe 2019. So nandoon po siya, na nasa Pinay Magazine po siya sa New York Square, Times Square, which is talagang nakikita talaga yung ganda ng mga Pilipina, and I'm very proud for that dahil may beauty queen na namang talagang na-expose doon sa New York Times Square. So bihira lang po yung yung ibang foreign actress na maipost doon sa billboard. So I'm very happy about that, and of course we're really proud for our beauty queen, to those queens na nanalo talaga sa Miss International, sa Miss Supranational, sa Miss Earth, sa Miss Universe. And isa lang naman talaga yung hindi pa tayo talagang, hindi pa natin na napuno yung chart, which is we're hoping na yun nga nung 2020 si Samantha Bernardo. So I'm just like, you know, lahat happy rin naman, deserving rin naman kasi si Miss USA, and of course we're really rooting for Samantha Bernardo to get the crown para mapuno na po talaga, para maano na natin yung chart. Kumbaga, we are beauty powerhouse in Asia na talaga, talagang signature na talaga, talagang tumpak na best. But from now, yung nakita ko yung mukha ni Lerenmi Bautista, super ganda niya best. She's so pretty, she's very stunning, and of course yung niya, aurahan niya, ang ganda best, talagang ang ganda, talagang na-amiss ako sa gandang Pilipina. Of course, I'm very proud of na may nandoon talaga sa Times Square, New York Times Square, which is makikita ng lahat ng mga turista. So of course, New York Park Square, nabubulol ako, so excited. Ganito ako, best, pag nabubulol ako, pag na-excited ako sa mga kaganapan, which is, you know, we're really excited na naman sa binibining Pilipinas, and this is the second year na diba, first si Rabia Matiyo na talagang humihiwalay na yung Miss Universe Philippines sa binibining Pilipinas. But of course, we're always rooting and supporting to those candidate kasi nga they need to our support, and sa binibining Pilipinas din, we're so excited for Miss International, which is held in Japan, and of course Supranational, Miss Globe, Miss Tourism, Miss Ecotourism, and of course parang talagang atin na atin ang Miss Earth. Of course, we're hoping na sana hindi na yung sa live stream, hindi na, sana mayroon ng actual parang sa Grand International, and of course parang Miss Universe, and we're hoping na talagang papasok pa rin yung Pinas, and alam na rin naman natin na talagang lahat talaga, they're deserving the crown, all candidates are deserving the crown, and of course push ng push talaga tayo na mapanalo natin yung Grand International, kasi yun na lang talaga yung kulang sa chart para makomplete na tayo, parang masasabi mo talaga completed, di ba? So, but I'm happy for Lerenmi Bautista, Miss Globe second runner up 2019. So I'm so proud of you. Talagang naamis ako, and of course sa Pinay Magazine for making this happen, and of course sa designers, sa mga bumuo, sa mga staff, sa mga production, sa makeup artists na talagang nabuo to dahil sa inyo, and I'm so proud to be Pinoy Shar. So yun, happy lang kasi ako, na-excite ako mga kabe, kasi no, daw pabibi na naman ako. So hindi, na-excite ako kasi nga when I saw this, actually I saw this morning when I woke up, but I have a work, and of course we work for a long period of time, so right now it's almost coming to 5 o'clock, it's around 4:20 in the morning. So I just like, you know, chatting with my loved one, chatting with my loved one talaga, sure may ganun. So hindi, syempre first priority mo yung mga tao na mahal mo, of course, and of course the sick
Of course, love din natin yung pagbablog, but of course, you give a time with your loved one, your family, of course. And I know that it's really difficult this time ngayon dahil sa COVID, ganun-ganun, and so on. Ang daming-daming nangyari sa mundo. So, we need to be positive lang sa mga katulad kong OFW. Be positive, be who you are lang. Don't pretend others kasi nga, hindi ka talaga magdidilog as what you really wanted to pursue in yourself. Ano lang, dream big kasi hindi po ano yung mangarap, hindi po nabibili yung pangarap, di ba? Free po yan. So mangarap ka na mangarap kung anong gusto mo sa buhay. Do it by yourself. Don't make things harder kasi alam ko na kaya mo yan. Alam ko na every individual has a unique personality. And of course, God give you something different than the others. So, huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba kasi nga, unique ka nga, ikaw nga, di ba? So, yun, maging positibo na lang tayo sa buhay. Kung ano yung gusto mong gawin sa buhay, gawin mo. Huwag kang mag-think about negative. And of course, be who you are. Ganun lang naman ang dapat nating gawin. Magiging ano ka, dapat gusto mo kung yung ginagawa mo. Dapat alam mo yung ginagawa mo. At ano lang, huwag gaya ng gaya, besh. Kailangan be yourself. And of course, kay Leren B. Bautista, balik tayo sa ating vlog for today kasi yun naman talaga yung binabalik mo today. Na ano lang ako, I'm very happy that there's a Pilipina on Times Square Magazine and of course, the Pinay Magazine to make it happen kasi nakaka-proud po talaga na maging isang Pilipino. And of course, to all beauty queen that we have and you know, very supported like Queen Rabia Mateo, Miss Universe 2020, who are there still in New York for giving a chance to meet and greet to all Filipino community and to all Filipino who are working in and abroad in US. And the meet and greet was amazing. She's really doing well. And of course, yung pasarili niya talagang she's perfect talaga for a Miss Universe. But, you know, it happened. So, huwag na tayong masad. Yun na lang, maging happy na lang tayo. Dapat makontento tayo kung anong mayroon tayo. And of course, feel free to dream, to make your dream possible. Yun talaga, always think that you can do it. Huwag mong iano nega dyan, mga nega. Ganun lang best ang buhay. Dapat lumaban ka dahil wala pong tutulong sa'yo kundi sarili mo. And of course, do right now. Not tomorrow. Not today. Dapat mong, kung ano yung gusto mong gawin sa buhay, gawin mo na. Kasi mahirap yung mag-regret ka after long, di ba? After long na, ano man, sayang, hindi ko ginawa. Hindi mo naman ginawa. Yung ganun, besh. So, and of course, Leren B. Bautista, I'm very proud of you. Miss Globe 2019 second runner-up. You're just a pretty best. Talagang ganto mo talaga, beh. Talagang naano ako, napaproud ako. Kasi, syempre, nakikita ka sa Times Square and of course, the big billboard that you have. So, it was amazing. I really love it. I enjoy watching your pictures na talagang nakaka-amiss at nakaka-proud being isang Pilipina. And of course, you know, happy lang ako. Naano lang ako, you know, it's positive lang tayo, maging positive lang tayo sa buhay at dapat i-enjoy lang natin ang buhay, dapat lang kasi hindi natin alam nung mangyayari bukas, di ba? Just be happy, enjoy yourself, those things that can make you happy and wag na lang po niga. Pag may niga dyan, so maging niga na lang sila habang buhay. So basta ikaw happy, nag-enjoy and do what can make you happy. Katulad ko isang OFW, so dream high lang, be wala namang ano eh, hindi naman masama kung mag-dream ka ng big, di ba? And of course, kay Rabia Mateo talaga, sisingit ko na lang dito kasi yun naman purpose ko kung bakit ako nagbablog kasi nga about our beauty queen kasi nga I'm very supportive to our beauty queen who are going for international competing for an international crown kasi nakaka-proud po yung bilang isang Pilipina at Pilipino. And of course sa this coming binibining Pilipinas, there's a lot of beautiful and pretty peers and not only pretty kasi for today talagang hindi lang ganda, besh, kailangan talaga you have
Apute. So, yun lang mga kabe, that's all for today. Talagang nag-ano lang talaga ako, small vlog. Parang nag-ano lang ako, dali-dali ako nag-vlog kasi na-inspire ako kay Lerin Bautista. And of course, for those beauty queens, to those Pilipina who really dream to be a beauty queen. So, try lang kayo, besh. Try lang ng try. Kasi, ganun din naman nangyayari sa mga the past Miss Universe natin na na-crown, like Pia Works Back, like Katrina Gray, diba? Sino-sino pa yung mga beauty queen natin na nanalo na they fall down, but they stand and they dream high. They dream big, diba? At ngayon, diba? Sila Katrina, sila Pia Works Back, and I'm proud with them because, you know, ako, bilang ako, I'm very proud with them kasi nga, they work hard on it to get the crown. So, sa mga Pilipina inspiring beauty queen dyan, so do it right now. Kung alam nyong kaya nyo, kung alam nyong mayroon kang pinaglalaban, yung mga charity na gusto mong makatulong, so do it. Kasi nga, pray naman mangarap mga besh. And of course, you know, ngayon nababalitaan ko sa sa Miss Universe, wala na pong height limit. Shout out sa mga dyan sa Pilipinas. Kasi nga, it was really tough in the Philippines. If you don't have beauty, if you don't have yung sinasabing height, may talagang it's limit pa, may height limit pa, talagang nakakasakal besh. Hindi katulad dito sa abroad na kahit hindi ka guwapo, kahit hindi ka maganda, as long as may talent ka, may potential ka, pwede ka nang mag-apply. And of course, age limit, wala po rito. And of course, yung mga oh my God, height na yan. Talagang, I wish someday na mawala na po yung lahat na mga ganyang-ganyang na ano. Ngayon, I'm happy to hear that, you know, Miss Universe Philippines have no height na inaano nila. Kasi dati mayroong height, diba, na inaano nila, dapat ganito ang height mo. Hindi ko lang alam kung 5'4 ba, 5'6 yata. Kung hindi ako nagkakamali, just comment down below. So talagang my height, but now I'm very happy about the good news kasi nga wala nang height besh. At yun ay maganda pa, magandang balita para sa mga inspiring beauty queen na hindi sila nabigyan ng tangkad, char. So, maka-go na sila, go ng go lang, best. Hindi naman, di ba, in the previous last 2020 Miss Universe Australia, as you can see, Miss Australia, maganda siya, oo, nandoon. Pero yung height niya talagang siya ang talagang nabubukod tanging umap. Talagang umapak pa talaga sa top 10, di ba? Hindi yan sukatan yung tangkad. Ang sukatan dyan, determination sa buhay. So, yun mga kabi, talagang inspire ako ngayon. So, I'm very happy. And of course, lagi kong tinitink na salamat din sa mga viewers ko, sa mga subscribers ko, to always supporting me. And of course, without you guys, hindi pa ako mamumonetize. Parang lagi kong sinasabi to make them know na talagang nagpapasalamat ako. And of course, to all OFW there, shout out. And sa mga kaibigan ko dito sa YouTube, marami pong salamat. And be hope, be love, be kind to others. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. Just click subscribe and like and comment down below para always updated ka. Of course, ano pa ang kulang? Notification, just click notification bell para always updated ka sa aking mga ganap. And guys, gusto ko rin mag beauty routine, yung mga product na ginagamit ko. So I just wanted to share on my YouTube channel. So abang-abangan ninyo. Actually, may bago akong video on yesterday ko in-upload yata about my daily routine na ginagamit. So, tingnan nyo lang yun po nyo sa video ko, nandyan po. So, maraming salamat po and God bless us all. Be happy dahil ang buhay dapat i-enjoy lang. Dapat walang nangniga, besh, kasi nakaka-stress, nakakatanda, char. So, salamat po!